Aabot sa 14 na long firearms, 3 explosive assorted ammunition, medical kits at iba pang parafernalias ang nakumpiska ng tropa ng 42nd Infantry Battalion na Philippine Army sa pamumuno ni 1st Lieutenant Cyril Tan, Ground Commander sa direktiba naman ni Brigadier General Leonard Lilina ng 801st Brigade Commander sa Sityo Kag-Uras, Barangay Buko, Canavi, Eastern Samar nitong Hulyo 16, 2023. Narecover ang nasabing mga armas sa tulong na rin kay alias Joey na tiring aktibong miyembro ng teroristang grupo ng CPP-NPA kung saan kanyang itinuro ang kinalalagyan ng mga armas kaya dali-daling nagkasa ang mga tropa ng Philippine Army sa lugar at tumambad sa kanila ang samot-saring mga armas. Matatandaan na una nang sumuko ang mga pamilya ni alias Joey sa gobyerno sa tulong na rin ng isang media sa Eastern Samar. Sa loob ng 7 taon, masayang nagkita-kita ang magkakapamilya na sa kahirapan ng kanilang kalagayan sa kabundukan ay gobyerno pa rin ang kukup-kup sa kanila upang magsimula ng panibagong buhay. Sa ngayon, mabusising pinoproseso na ng gobyerno upang mabigyan ang sapat na pangangailangan at pangkabuhayan at ang kanilang seguridad. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang lokal na pamalaan ng Canavid. Nagpaabot naman ang mensahe si Lilina sa mga natitira pang mga rebelde na makiisa na sa mga programa ng gobyerno at mamuhay ng payapa kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito si Brigada Carlo Sarino, in the heart of changing lives, mula sa 93.5 Brigada News FM Tacloban, The Music and News Authority.